Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuling ng mahihirap, masayang naghihirap. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naisa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayan na naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonia at sa lupain na sa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo ang lumpoy na may pananampalatayay upang mapagaling, tinignan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At dumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang sus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok na nunsod ng templo si Sus, nang marinig ng saserdote
Nito ang nangyari. Nagdala siya sa pintong lunsod na mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbali kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang makalipas ang panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay sila ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal, ganito ang laging tanong sa amin na mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagaway kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at ng sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalupangatan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin.
Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay ngayong ikalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At patuloy po tayong pinapaalalahanan na ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Hindi natin makakaila ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At alam natin ang kakayanan ng Diyos na iparamdam, ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nanatili sa salita. Bagkos ang pagmamahal ng Diyos, ipinakita niya nung ipinadala niya si Jesus na maging kaisa natin. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, kapag tayo po ay tinatanong, mahal ba natin ang Diyos? Mahal ba natin ang mahal na pong Jesus Nazareno? Marahil pwede nating masabing ng malakas, opo. At pwede rin nating sabihin, sobra-sobra po. O pwede rin nating sabihin, higit pa sa buhay ko, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, kailanman ang pag-ibig ay hindi nakikita sa salita. Uulitin ko po. Kailanman ang pag-ibig ay hindi makikita sa salita. Napakadaming tao na pwedeng maging mabulaklak ang pananalita at iparamdam ang kanilang pagmamahal sa taong kanilang minamahal. Pero madami din sa mga taong ito, mabulaklak nga ang salita, pero salungat naman sa tunay na ipinapakita ng kanilang pagkilos at paggawa. Sinasabi natin na mahal natin ng Diyos, pero tingnan natin maraming pagkakataon na hindi tayo tumutupad sa kagustuhan ng Diyos. Maraming pagkakataon sa buhay natin, sinasabi natin, Kristiyano ako, Katoliko ako, pero marami ding pagkakataon na hindi naman tayo nagpapakakristiyano, hindi naman tayo nagpapakakatoliko. Maraming pagkakataon na sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos, hindi nakikita sa salita. Ang pagmamahal sa Diyos, tunay na dapat na maipakita sa gawa. Kaya nga, yan din ang katanungan sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Ano ang paliwanag sa kanila ng Panginoon? Ang tupatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang tumutupad sa utos ng Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang tunay na sumusunod kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkilos at paggawa, ang tunay na umiibig kay Jesus. Kaya mga kapatid, magandang tingnan yan. Baka magaling lang tayo sa pananalita, mabulaklak
mabulaklak lang ang ating mga bokabularyo upang ipakita sa ibang tao na mahal natin ng Panginoon. Pero ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Panginoon ay ipakita ito sa ating pagkilos at paggawa. Yaan ang kulang sa mundo natin ngayon. Yaan ang kulang sa atin minsan bilang mga Kristiyano at Katoliko. Napakadami nating Kristiyano. Napakadami nating Katoliko. Pero bakit ang dami ding tunay na naghihirap? Maraming Kristiyano, maraming Katoliko, pero bakit ganun? Marami pa rin ang gumagawa ng hindi magagandang bagay. Bakit? Dahil ba kayong pag-ibig puro na lamang sa pananalita at hindi nakikita sa gawa? Kaya sa araw na ito, mga kapatid, kung tunay mong mahal ang Diyos, kung tunay mong mahal ang mahal na pong Jesus sa Sareno, ipakita mo. Sumalamin nawa sa inyo sa iyong pagkilos at paggawa ang pagmamahal mo kay Jesus. Kaya yan po yung hilingin nating pagpapala, yan po yung hilingin nating grasya, na wag lang tayong maging magaling sa pananalita upang iparamdam ang pagmamahal, kundi magaling tayo sa ating pagkilos ng mabuti, paggawa ng tama, at paggawa ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. At doon natin tunay na may ipapakita na tayo ay umiibig sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. Ang ating panalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa Kanyang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, oo, sapagkat ako'y iniligtas. Mga
kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo ito upang aming ginaganap na paghahain nagdudulot ng kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na talaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas silang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam ko, buhay ang Panginoon. Tinalo niya't pinapit ang kamatayan. Nasaan ang iyong luha sa mata at magsaya?
manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at yung lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginabi ang kamatayan. Kung nasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Halina't hawakan aking tagiliran. Daliri mo'y yung ilusot sa butas ng kamay. Kapayapaang hati iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinabi ang kamatayan. Kung nasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Inyong pagsaluhan aking inihanda, tinapay at alak na sa inyo'y ibibigay. Pamistang aking hain ay sarili kong buhay. Nang patawad ay iyong makanta. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't ginabi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa misa ng pamamaalam sa Mahal na Birhen ng Antipolo, bukas, April 30, sa ganap na ika-anim ng gabi. Ito po ay pangungunahan ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay-lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 2, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nawa iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.